Mahirap ma-disappoint. Akala mo kaya mong bumangon sa mga pagsubok dahil naniniwala kang malakas ka. Pero pagdating mo dun sa point na yon, mahirap pala. Dati sumali ako sa The Voice at hindi ako nakapasa. Kasi alam ko dati na nakapag-core na ako, kumakanta naman ako sa harap. Pero hindi ko inakala na dapat magaling ka pala sa facial expressions or interesting yung buhay mo. Hindi naman sa nalungkot pero akala ko pwede na. May mga tao na minamaliit ang risk sa pagsubok ng mga bagay-bagay. Kaya kapag nag-fail sila, nahihirapan sila bumangon. Meron namang mga taong sobra sa pag-iingat at dahil ayaw nila maranasan yung disappointments, nawawalan sila ng confidence na sumubok. Expectation is the root of all heartache. Maraming dahilan ba tayo nalulungkot? Umagsak tayo sa subject, nahulog pagkain natin, marami pang iba. Maganda maging optimistic para makita natin na maraming dahilan para maging masaya. Huwag lang sobra. Huwag din tayo matakot magkamali dahil sa simula, pwede kang magkamali. Sa gitna, pwede kang magkamali. At kahit magaling ka na, pwede ka pa rin magkamali. Siguro para sa akin, mistake is not a sign of weakness, but of progress. Kung na-disappoint ka, okay lang yan. Normal lang yan. Lahat ng tao nakakaranas yan. Hindi ibig sabihin na nangyari yun ay ikaw na ang pinakamalas sa tao sa mundo. Bangon lang. Tuloy lang. Di pa tapos ang buhay.